official ng Lilipat sa Kapatid Network ang mga orihinal na host ng Itbulaga na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon, kasama ang iba pang Dabar Cards. Nilabas nga ngayon ng MediaQuest Group ang isang anunsyo ng agreement na isinasaad ang napagkasundoan na pagpuproduce ng content ng Dabar Cards sa TV5 at iba pang MediaQuest platforms. Saad pa ng MediaQuest President and CEO na si Jane Basas, "I'm honored that these pillars of Philippine entertainment industry have agreed to work with us. Our partnership strengthens our ability to continue to deliver the best for Filipino viewers here at home and all over the world. I'm happy that Tito, Vic and Joey will now call TV5 their home." Dagdag pa nito. Ito naman ang tugon ni former Senator Tito Soto. "We are thankful to our friends in MediaQuest for this fresh start. Dahil sa ating mga Dabar Cards na naging kapatid, tuloy pa rin ang tuwa't saya na aming dala." Samantala, ito ang nakakagulat matapos ngang umalis ng TVJ sa Tape Incorporated nitong May 31, 2023, isang araw pa lang ang nakakalipas ayon sa insider ng GMA7. Usap-usapan ngayon ang maaaring pagkalugi ng Tape Incorporated na inalisan ng TVJ na aabot sa 40 million. Ayon yan mismo sa computation ng mismong Every Noontime Show ads na lumalabas. Hindi ito inaasahan ng CEO ng Tape Incorporated na si Romeo Halosos Jr. na ganito kalaki ang mamawala sa kanila. At ang hinihinalang rason ay ang pagkalas nga ng TVJ sa Tape Incorporated noong May 31, 2023. Talagang napakalaking kawalan ang TVJ sa Itbulaga na hindi nila inaasahan na ganito kalala ang magiging impact sa Tape Incorporated. Kasama pa ang pagkalas ng major sponsor na Pure Gold na 2009 pa lang ay kasama na nila kasabay ng iba pang sponsor na kumalas na rin upang sumuporta at sundan ang TVJ saan mang network ito pumunta. Tanong tuloy ng marami, paano pa ang mangyayari kung magtuloy-tuloy ang gulong ito na kinasasangkutan ng Tape Incorporated? Siguradong hindi maganda ang magiging resulta. Samantala, noong Lunes ay tinutukan ng mga manonood ang pag-ere ng Itbulaga kasama ang mga bagong host na sina Paolo Contis, Betong Sumaya, Boboy Villar at ang magkapatid na Ligaspi. Mapapansin na kakaunti ang pumapasok na advertisement kumpara sa dating advertisement ng orihinal na Itbulaga. Alam naman natin na kapag mababa ang ads na pumapasok, ang ibig sabihin nito ay hindi ganun kalaki ang magiging revenue dahil maliit din ang manonood. At karamihan sa mga loyal na manonood ng Itbulaga ay lumipat muna ng ibang TV station o mas minabuting manood ng ibang palabas sa telebisyon. Saan nga ba hahantong ang gulong ito na talaga namang ikinagulat ng marami?